Magandang umaga po sa lahat. Ito po yung aming siling Taiwan. Ito nakatanim na, hindi na namin na i-video. So ang naging pagitan nito ay 1.5 ang tudling, 1.5 meters. At ang distansya ng tanim ay 50 centimeters. Sa ngayon ito ay 12 days na. At ang ipakikita namin sa inyo ay kung paano kami magdilig, kung ano ang dinidilig namin para ito ay maging mabulas. So last week ito ay dinilig na namin at ito yung pangalawang dilig. So ang unang gagawin ay ito. Tingnan ko muna. Ito, titimplahin muna namin itong humic acid. Ito, humus WSG 56.9%. Ito po ay soil conditioner at plant growth stimulant. Ito po ay humic acid na nagpapabulas sa halaman. Sasalin muna sa isang bottle na may kalahating tubig para matunaw ng mabuti. Tatakpan at saka aalugin mabuti. Kapag ka kasi po diniretso agad dito sa drum na may tubig ay matagal malusaw. So mas mainam po na ilagay muna sa bote at alaging mabuti. Ito. Hindi, huwag muna yan. Ito muna. So ito, isang pack na humus sa isang drum na tubig na 200 liters ang laman. Haluin. Haluin muna ng mabuti. Oh, good. Okay, haluin mabuti. Palagay ko okay na, tunaw na. Okay, matapos ilagay ang humic acid o humus ay ang susunod naman namin ay ang fungicide. Ito po yung Fungipri. Ito kasi yung pinakamura, 500 isang pack. So ilalagay na po natin ang recta dito sa drum. So lalagyan po natin ng 10 scoop. Sabayan mo na ng halo at hahaluin. Okay, lusaw na rin po ang fungicide. Ngayon naman, ang panghuli ay ang calcium nitrate. Ito, 2 kilo. Lagyan mo ng tubig, doon mo na lagyan. Para maan. Okay, ang calcium nitrate po ay madaling malusaw. At ito ay naglalangis-langis kaya ito yung huli namin inilalagay. Dahil pag ito ang nauna, baka hindi malusaw yung humic acid at yung fungicide.
Oh, yan. Gusto na? Buso mo muna tapos ulitin mo. Hop, lagyan mo ulit tubig. Ayan. Doon. Dapat doon. Sige. Ayan eh. Okay, nailagay na po ang tatlong combination, dalawang kilo na calcium nitrate, 10 scoop na fungicide, at isang pack na humic acid. Ngayon po, pinuno na ang drum ng tubig, at ito po ang aming ididilig dito sa pangalawang dilig. So, bakit po kami gumagamit nitong humic acid? Dahil ito po ay soil conditioner para po gumanda ang kondisyon ng lupa rito at malakas itong magpabulas ng halaman. Ito sa 12 days, ayan makikita na maganda yung kanyang dahon at nagsusulputa na yung kanyang mga sanga. Okay, ang isang dahilan pa kung bakit ginagamitan namin ito, kasi ang tinamnan na ito ay dating pinagpapalayan at hindi pa namin nalalagyan ng organic. Katulad ng ginagawa namin sa iba na nilalagyan namin ng chicken manure. So ito po pinaararo lang kasi hindi ala na kami planong magtanim ng palay at ito sinimulan namin dito sa gulay at ito nga yung una namin itinanim. Kaya basal po ito. Pero ang lupa na to ay masasabi ko na hindi pa gaanong mataba. So unti-unti maglalagay kami ng organic at kung paano ito ilagay ay siguro sa ibang video pakikita namin para unti-unti rin tumaba itong lupa para sa mga susunod na tanim. Okay, hinahaluan po namin ng fungicide ang pagdidilig namin para maprotektahan ang aming tanim laban sa fungus. O kung may fungus man siya sa lupa o sa gulay na aming itinanim sa punla ay mapagagaling nitong fungicide. So ang unang pagdidilig po namin ay 1 week after na ma-transplant itong sili. At ang combination ng aming idinilig ay 1 1/2 kilo na calcium nitrate sa 200 liters na tubig dito sa isang drum. So mayroon din siyang fungicide at mayroon ding humic acid o humus. So ang ginamit namin ay itong lata ng sardinas, maliit lang siya. Kasi maigsi pa ang kanyang ugat. Kaya ito lang muna ang ginamit namin. Kaya nakaubos kami ng 3 drum na tubig. So sa ngayon ang gamit namin ay itong noodle cup. Ito mas malaki ito, mas doble. O baka 2 1/2 pa nitong lata ng sardinas. Kasi mas mahaba na ang ugat niya. At mas marami yung kanyang solusyon, yung may timplada na yan para mas malayo yung naabot ng idinidilig namin kasi mahaba na ang kanyang ugat. So habang lumalaki ang halaman, parami na parami ang idinidilig namin para makasustento dun sa pangailangan ng aming tanim. So sa ngayon, pangalawang dilig ay uubos kami ng 6 na drum. O bali madodoble po yung gamit namin na tubig, pero ang templada niya ay 2 kilo lang sa 1 drum na calcium nitrate. Dadagdagan lang po ng konti. Hindi baling mas kokonti ang inilalagay na calcium nitrate o iba pang abono para maiwasan ang pagkasunog ng mga ugat. Pagka kasi nabigla ang dami o mga marami ang naidilig dito sa sili ay may posibilidad na maluto ang ugat dahil sa tapang. Kaya dapat po maingat tayo sa pagtitimpla ng ating idinidilig.
At kung mapapansin din po natin, nakalagay na itong mga tulos. Ito. Dati ito ay nilalagyan namin ng tulos na maliit bawat puno at tinatali. Pero kung minsan kasi walang supply ng ganong klase ng tulos, kaya itong ginamit namin medyo malaki. Pinutol namin, ayan. Pinagdalawa namin at itinayo namin dito na ang distansya ay may 5 tanim. Yan, bali 5 tanim po ang pagitan ng bawat tulos. So ang sistema ang gagawin namin dito ay lalagyan namin ng letting dito pag mataas-taas na itong sili. Lalagyan namin ng letting dito at saka namin itatali itong sili sa letting. Alalay para hindi siya mabuwal kung sakaling humangin. At kung mapapansin nyo rin, ito wala siyang kadamo-damo. Ito katatapos lamang na grass cutter, mga kahapon o kamakalawa yung pagga-grass cutter, kaya makinis na makinis. Ito po yung isang dahilan kapag ka malinis ang paligid ay mapapansin mo parang wala kang makitang insekto. Kaya magpahanggang sa ngayon, 12 days na ito, ay hindi pa kami nakapag-i-spray ng insecticide. At dahil nga may kasamang fungicide ang aming idinidilig, kaya pwede na rin muna na huwag mag-spray ng fungicide kahit nag-uulan pa na ganito. Siguro sa ibang pagkakataon, mga ilang araw pa ay pwede na kami mag-spray ng insecticide na hahaluan ng fungicide. So itong aming tanim ay ang super hit ng Isweseed, at ang naitanim namin dito ay nasa 3,500 na puno. So ito po ang first time na naitanim ko, at malalaman natin kung ano ba ang magiging performance nito. Ito ang bunga nito ay mas malalaki kaysa Red Hot. So bakit po calcium nitrate ang aming idinidilig sa mga unang stage ng aming sili? So ito po kasi bukod sa mahusay na pampabulas, ito rin ay nakapagpapatigas nitong mga katawan ng sili para maging matibay siya, lalo na ngayong tagulan. So baka sa mga susunod na dilig, maybe after 1 week o 10 days ay complete na ang ididilig namin dito sa aming tanim. So muli, ito po ang inyong Tata Johnny, nagpapasalamat sa pagtangkilik nyo sa aking channel. Hanggang sa susunod na video, happy farming po at God bless sa ating lahat.